Welcome to Vietnam! Hi guys, welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, samahan niyo ako at pupunta tayo ng Ho Chi Minh, Vietnam. Nandito na tayo guys sa Skyway and kasama ko ang fam, ihahatid nila ako. Ayan si brother-in-law, ayan si baby, si moms, ayan si papang, ayan. So ihahatid nila tayo guys sa Naia Terminal 3. Tapos pupunta na sila ng MOA, susunduin si sis kasi labasan na rin ni sis and kakain na rin sila. So tara guys, samahan nyo ko and punta na tayo sa airport. Tara punta. Ayan guys, ka-video ko na si sis, kausap niya si baby. Saan doon ikaw punta be? Airport. Airport po, susunduin ka po namin. Mga layas. Ang mga layas daw. Naiya na tayo guys and let's say goodbye to the fam. Bye bye. Bye ingat. Bye 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 bye. Tito Ninong ingat. Uy sus. Antok na ikaw. Antok na. Bye bye. Uy. Mamabay na. Bye bye. Uy. Uy. Tinuntog. Uy sama ikaw. Uy. Sama ikaw sa Vietnam. Sama ikaw. Uy. Sama ka bebe. Sige na sama ikaw. Kaya kakain kayo. Sige na. Bye-bye! Bye-bye! Pila na tayo guys sa check-in counter. In fairness, open naman na sila. Kahit 10:35 pa yung flight natin. Ano oras na ngayon? 6:35 na ng hapon guys. Okay guys, nandito na tayo sa immigration. Ang haba ng pila. Sagad-sagad na naman dito sa dulo. Pero doon tayo pipila guys sa kabila. Kasi mas maikli yung pila doon. Nakalagay lang yung OFW lane, pero pwede dyan yung mga tourists din. Ayan guys, ganyan pala yung pila. Dito tayo mas maikli. Okay guys, so nakalusot na tayo dito sa International Departures Area and nandito tayo sa Bluesmith. Order na ako ng food kasi dito na tayo magdi-dinner guys. Hindi na ako kumuha ng food sa plane kasi nga nagsasawa na ako sa airplane food ng Cebu Pacific. So dito na lang tayo kumain ng dinner. Total saglit lang naman ang biyahe natin guys to Ho Chi Minh. Wala pang 3 hours, 2 and 40 minutes ba? Ganun ang kabilis. So sa immigration guys, nakita nyo kanina ang haba ng pila, diba? Pero alam nyo, super tali ko lang naman nakalusot. Shot. Like 30 to 40 minutes natapos naman na ako. So yun guys, at least para may idea kayo kung lilipad din kayo one of these days. Kapag ganitong Thursday night, ganyan kahaba yung pila sa immigration. Tapos mag-alat kayo ng at least isang oras para makalusot kayo sa immigration. Yun, sure ball na yun na makakalusot kayo. Super aga pa talaga guys. Anong oras na? 7:50 pa lang ng gabi ngayon and 10:30 pa ang flight natin. So magbo-board yan ng around 9:50 PM. So, matagal-tagal pa tayo maghihintay. Chill-chill na muna tayo guys. Hindi na muna tayo magla-lounge kasi baka nagsawa na kayo sa kaka-lounge natin. So, dito naman tayo kumain sa baba lang. Order na ako dito sa Bluesmith ng beef caldereta. And then, yung favorite nating coffee na iced Spanish latte. Tapos, ang bilis ko lang din pala sa check-in counter guys kasi nga wala naman akong bagahe. Hand carry lang tayo, no? So, kaya super bilis lang. And nakita nyo naman kung ano yung inimpake ko sa trip na to, diba? Super ikli lang kasi yung trip natin. Pero super excited ako guys kasi first time natin sa Ho Chi Minh, Vietnam. For travel essentials, ano ba ang dala natin? Sa check-in guys, wala namang hinana. Passport lang, hindi rin naganap ng vaccination certificate. Yung departure card guys ng immigration, wala na yun. Yung kulay green na sinusulatan, hindi ka na magsusulat dun guys, e-travel na. Remember yung e-travel website na ginagamit natin if pabalik tayo ng Philippines. Ngayon, required na rin if palabas ka ng Philippines. Tapos, pag-fill out ka na doon instead of sulat-sulat sa departure card. Pero para naman sa iba na hindi masyadong tech-savvy and nahihirapan mag-fill out ng e-travel, available pa rin naman yung departure card. Pero ini-encourage na e-travel yung gamitin. Ang alam ko guys, Saigon is 1 hour behind Manila. So parang Bangkok din. Darating tayo doon at around 12:25.
yun ang estimated na lapag ng plane. Siguro makakalabas tayo ng airport yan, 1 to 1.30, no? And then, naisip ko mag-grab na lang tayo. Kasi wala yatang masasakyan, or meron naman pwedeng mag-bus. Pero malapit lang naman yata. 30 minutes lang yata yung biyahe from the airport going to District 1 ng Ho Chi Minh City. So mag-grab na lang tayo pagdating natin ng airport. Papakita ko naman sa inyo yun mamaya yung pagdadaan na natin proseso paglapag natin ng Ho Chi Minh. So ngayon, kain na muna tayo. Dito na yung food natin. So guys, and beef caldereta and rice. Tapos meron tayong water. Yan, malamig naman pala. Tapos meron tayong iced coffee. Let's eat. Okay guys, let's go na sa ating boarding gate. Gate 103 tayo, so medyo dulo-dulo yata. Let's go! I'm so excited na makalipad na. Tagal no? Aga kasi natin eh. Pero okay lang yan, mas mabuti lang maaga kaysa late, diba? Umupo muna ako guys sa isa sa mga gates dito sa International Departures kasi ang daming tao doon sa boarding gate dapat natin. 903 and 902. Magkasama yata yung Brunei and Vietnam. Ay, ang daming tao punong-puno. Walang maupuan guys. E meron ditong isang boarding gate. Walang katao-tao. Ayan o. So dito muna tayo umupo. Isa sa mga tip ko yun sa inyo guys. Kapag punong-puno yung boarding gate ninyo and matagal pa naman yung flight ninyo, upo muna kayo sa ibang boarding gates. Pwede naman. As long as wala namang flights pa. Pwede naman. Kung gusto nyo magpalamig, ganyan. Nandito ako sa tapat ng aircon, no? Nandito na ako sa boarding gate, guys. Pero ang weird, wala pa yung Saigon. Ayan. Not yet your boarding announcement. Wala pa pala. Balik na muna tayo dun sa pwesto natin kanina. Mas okay pa doon kasi malamig. Tsaka wala masyadong tao. Sige, tara, punta tayo dun. Sabi ko, ba't parang wala akong dala, guys? Nagulat ako, may dala pala akong maleta. Naiwan ko dito sa upuan. Ayan o. Ayun ako. Hindi ako sanay na may dalang maleta sa ano, boarding gate. Kasi diba, lagi lang tayong naka-check-in. Tapos yung kulay blue na maleta yung gamit natin. E ngayon, nag-hand carry tayo ng maleta. Kaya hindi ako sanay. Anyway, balik muna tayo dun sa upuan natin kanina. Ayan na guys, time to board the plane. Ho Chi Minh. Let's go! Yan ang plane natin! Required pa rin ang face mask guys sa loob ng airplane. So bago magpa-board, nire-require nila na suotin na yung face mask. Ito, suotin na natin. Let's go! Okay guys, plane na tayo. Lumipat ako ng upuan dito sa likod kasi walang tao. So akin yung buong row. Doon kasi sa harap, doon pinag signal si Cebu Pacific sa gitna. Eh, kapag naka-take off na, tapos natanggal na yung seatbelt sign. Pwede ka na locate pa. So lumipat ako dito sa likod. Walang tao, diba? Tumakastretch ako ng legs dito. Saglit na pala yung biyahe. 2 hours and 10 minutes. Ang bilis na. Na-surprise ako. Akala ko mga 3 hours. Yung pala mga 2 hours na. Nanonood ako guys ng mga torne ko yung sa Netflix. Order ako ng cup noodles and pineapple juice. Let's eat and watch Netflix. We're finally here in Vietnam, guys. Sobrang iksi lang ng biyahe, gabi. Hindi ko naramdaman. Hindi ko pa natapos yung pangalawang episode nung Attorney Wo Yung Wo. Nakalapag na kami. Ganun kabilis ang biyahe. Sana pala dito pumunta sa Vietnam, guys, eh. Kasi mabilis lang yung biyahe. Diba sabi ko, masarap pumunta ng Hong Kong, Taiwan. Kasi nga, parang anapit lang sa Philippines, tapos ang bilis ng biyahe. Surprisingly, ganun din pala ang Vietnam. Hindi mo mararamdaman guys, nandito ka na. Parang ka lang nag-domestic flight. Ang hina ng boses ko. Nahiya ako kasi ang daming tao sa harap. Ito yung nilalakad natin ngayon. Tignan nyo, super tahimik, diba? Kaya mahina lang ang boses ko. Ito na ang passport control area. May nagtitinda palang SIM card dito guys. Tignan natin kung makakabili tayo dito. Okay. Thank you. Can I borrow the phone, sir? So ito yung in-avail natin guys. Unlimited data for 15 days. Ayan na, pababa na tayo. Kunin na natin yung bagahin natin guys. Number 5 daw, so dito. Okay, nakalabas na tayo guys dito sa arrivals area nila. Sobrang lutang po, di ba pagbabawa kanina? Sabi ko, kunin na natin yung bagahe natin. Nung nasa baba na ako, naisip ko, wala pala tayong bagahe.
Inahanap ko yung kulay blue ko na maleta. Tapos na-realize ko, hindi nga pala tayo nag-check-in baggage. Nasanay kasi ko guys na blue yung maleta. No? So hinanap ko siya dun sa baggage. Ano bang tag dun yung umiikot? Pero anyway, nakalabas na tayo dito. Ganito ang airport ng Vietnam guys. Pakita ko sa inyo yung itsura ng arrivals nila dito. Ganito guys, ang arrivals ng Ho Chi Minh International Airport. Paglabas mo ng arrivals, labas na agad. Ayan, maliit lang siya, no? Ayan yung mga currency exchange, bukas pa. Parang may mga bilihan pa ng SIM card dito sa gilid. Hindi lang tayo naghanap, guys. Pero, yeah, okay na yan. Ang importante ay may internet na tayo. Doon, meron pang mga currency exchange din, tapos bilihan din ng SIM card. Siyempre, ang next na gagawin natin, guys, ay mag-withdraw tayo ng pera. Dito tayo sa Autobank BIDV. Let's go. Okay guys, nandito na tayo sa labas ng Ho Chi Minh International Airport. Nakapag-withdraw na tayo guys. Alam nyo, nahirapan akong intindihin yung pera ng Vietnam. Parang this is by far yung pinakamahirap na conversion na ginagawa ko. Hindi ka guys sa Japan, di-divide mo lang. Sa Taiwan, times 1.6 mo lang. Sa Thailand, 1.7. Diba dito kasi million-million guys. Naging instant millionaire tayo dito sa Vietnam. Alam niyo kung magkano ang winidraw ko? 8 million Vietnamese dong. Imagine, may 8 million ako dito sa bag ko, guys. Pero ang katumbas lang nun sa atin ay around 19,000 pesos. Tingnan natin yung conversion. Hinapan akong intindihin, guys. Kanina nga yung sa SIM card na binili ko na 260,000 Vietnamese dong. Hindi ko alam kung ano equivalent niya sa peso, eh. Kaya nga nag-aalangan akong bilhin yung SIM card kasi baka may super mahal. Kasi nga hindi ko alam yung conversion. Ang 1 peso sa atin, ang equivalent niya sa Vietnamese dong guys ay 420 na agad. Kung 100 pesos, 42,000 Vietnamese dong. Ah, okay. Anyway guys, tignan na lang natin sa mga susunod na gastos natin dito. Baka i-calcule ko ng i-calcule kasi ang hirap mag-convert sa utak. So yun nga guys, ang winidraw ko ay 8 million na Vietnamese dong. Tapos may charge siya na, wait lang, pinicturan ko eh. Kasi hindi ko maintindihan. Ang fee ay 120,000 Vietnamese dong. Tapos VAT na 12,000. So around 132,000 Vietnamese dong. Pag kinonvert natin siya sa peso, hirap guys ha, 132,000. Ah, 300 pesos ang charge. Yun guys, ang naging charge natin sa ATM. Pero dalawang beses ako nag-withdraw kasi hindi tinanggap yung 8 million agad. So hinati ko 4 million, 4 million. So naging charge niya in total ay nasa around 600 pesos. Pwede na. So ngayon, ang gagawin natin guys, magbubuk na tayo ng Grab going to our hotel. Ito yung labas ng Ho Chi Minh Airport guys. Paglabas nyo palang ang init na. Parang nasa Pilipinas tayo. Di ba ganito yung arrivals natin sa baba? Yung paglabas mo, mag-aabang ka na ng taxi, ng Grab. Ayan o. Di ba parang nasa Pinas tayo guys. Ayan yung mga taxi, ganyan. Tapos may kainan doon, may nakita akong Burger King. Dami pang tao, in fairness, ha? Anong oras na? 1:55, Philippine time pala to. So, 12:55 na ng umaga ngayon dito sa Vietnam. Ayan siya, guys. Diba? Ayan yung arrivals nila. Sa mga nagtatanong pala, guys, kung paano ako nakakabook ng Grab sa ibang bansa, usually, automatic nag-a-update yung Grab app. Wala na kayong kailangan gawin. Kailangan lang mag-connect kayo sa internet. Pagka-open nyo ng Grab app, automatic mag-update yan kung nasang country ka. Nagawa ko na to sa Bangkok eh. Tinry ko dito, nag-update naman siya ng kusa. By the way, marami din pala akong natanggap na questions sa inyo about sa pag-withdraw sa ibang bansa. I-share ko lang yung experience ko guys, pero hindi ako expert dito. Maaling yung i-share ko sa inyo ay hindi applicable sa lahat. Pero based on my experience, ha, kasi tinatanong nyo ano daw ang ginagamit kong ATM. So, ang ginagamit kong ATM pag nag-withdraw ko sa ibang bansa ay BDO ATM na MasterCard or Visa. Ang alam ko ganun naman eh, basta may tatak ng MasterCard or Visa yung card mo, pwede mo siyang gamitin dito sa mga ATMs. Basta tignan mo lang yung ATM, tapos kung may tatak din ng MasterCard or Visa, for sure, pwede ka mag-withdraw doon. Yun ang alam ko ha. Before, sa mga previous travels ko guys,
itinatawag ko pa yan sa BDO na kung aalis ako, kunyari punta ako ng Vietnam, mag-a-advise ako, nasabihin ko na mag-withdraw ako ng pera doon. Kailangan mo yung gawin kasi baka mamaya, first time mo mag-abroad, tapos mag-withdraw ka ng malaking amount, let's say 50,000 pesos. Baka i-block ng banko yung account mo kasi akalain nila na fraud kasi first time nang mag-withdraw sa ibang bansa tapos walang travel advisory. So, feeling ko pag mga first-time travelers at mag-withdraw ka abroad, kailangan mo mag-advise. Pero ngayon guys, sa experience ko, hindi ko na siya ginagawa and nakakapag-withdraw naman ako abroad ng walang hassle. Ganon din guys sa mga credit cards. Dati ang ginagawa ko, tinatawagan ko pa isa-isa yung mga credit cards na pag-iibang bansa ako, gagamitin ko yung card, parang travel advisory. Pero lately, hindi ko na rin siya ginagawa and pag ginagamit ko yung card ko, maayos naman. It works fine naman, so walang problema. Kung may time naman kayo, di itawag nyo para sure lang. Lalo na kung first time nyo magta-travel abroad. So ayan na, magbubook na tayo ng Grab card. Tignan nyo guys, so ang lapit lang niya. 139,000 Vietnamese dong. Kinonvert ko siya, nasa around 300 pesos. Pwede na, diba? Pwede rin pala kayong mag-cash or pwedeng gumamit ng credit card. Ayan na, tatawid daw tayo guys sa parking lot kasi doon ang pick-up point. Ay, tumatawag na siya. Andiyan na yata. Tatawid tayo dito guys sa parking lot. Kita nyo pala tayo na sa Pilipinas, diba? Vietnam, mukha kang Philippines. Kaya nakaka-excite kasi para ka lang nasa bansa natin pero hindi. Ayan, ito na yung mga Grab car guys. So tatawid lang kayo. Tignan nyo ha, parang naiya oh. O, diba? Saan kaya yung ano natin, Grab? 50864? Saan siya? 51G. Ito, 50864. Nakita ko na. Pero saan yung driver? Hello? I'm here. Yes, I'm already here at the parking area. I'm already here in your car. Go back to your car. I'm already here. Parang meron silang personnel dito from Grab mismo. Kasi, ayan may mga tent ng Grab oh. So yun pala yung tumatawag sa akin. Sabi ko, I'm already here in your car. Okay, ang lamig. Ay, ano, kadiwa din pala sila dito. Akala ko parang sa Thailand na kanan. Parehas pala yung pag-drive dito guys. Sa kaliwa. Ayan na, labas na tayo guys. Tingnan nyo, parang Pinas. Ayan na, parang 15 minutes lang ang biyahe, saglit lang, lapit lang. Diba guys, para lang tayo nasa Pilipinas. Ano na to, Rojas Boulevard. Ayan na yung Grab na sinakyan natin guys, mabait naman siya. Tapos ito na yung neighborhood natin. Alam nyo guys, unang impression ko dito, para tayo na sa Maynila. Alam nyo yung mga sulok-sulok ng mga ermita. Tapos kanina may nadaanan akong palace, parang nadaanan natin yung Malacañang, ganun. Parang Maynila talaga. Pero sarado na guys eh, kasi diba anong oras na? 1:25 na dito. Alright, grabe. Unang tapak sa Vietnam guys. Saya, para tayong nasa Maynila talaga. Manila levels. Dito tayo sa The Hotel Nicey guys. Sa baba pala niya ay Circle K. Saan pa ako nakakita ng Circle K? Sa Malaysia ba? Circle K. Or sa Hong Kong? Ah, hindi ko maalala. Baka maalala niyo guys. Sige, pasok na muna tayo. Ito yung hotel natin, no? The Hotel Nicey. Ayan. The Hotel Airbnb. Ayan siya. Tapos, ayan yung Circle K. Ang ating neighborhood para tayong nasa Maynila pero hindi, Vietnam. Halos walang tao dito guys, yung tahimik na kasi nga madaling araw na. Ito siya guys, nag-check in na tayo. Ang cute to, meron silang manekineko. Tama ba tawag? Manekineko or neko lang? Tapos na tayo mag-check in guys, ngayon nakita tayo sa room. Alam niyo ang room ko, first floor. So ground floor yung reception lobby nila, tapos first floor lang tayo. At least diba isang akyatan lang. Pasok na muna tayo sa room natin. Dito tayo sa 102. Wow!
ayos agad ang room natin, guys. Pakita ko sa inyo, ha? Wala, ang saya. Ang ganda ng room natin. Pagpasok nyo, ayan na ang ating bed. Is this a queen size bed? Pasensya, hindi ako maalam sa mga bed. So, basta malaki siya. Tapos, we have a sofa here. May saksakan. Tapos, ito guys, alam ko street view to eh. Kasi ang kinuha kong room talaga is yung street view para naman hindi tayo, alam mo yun, makita natin kung may araw na ganun. Ayan siya, o diba? Ang view natin ay yung street. Pero, ang nakikita ko ngayon ay puro halaman. Pero yeah, okay na yan guys. Kasi ang habol ko naman is yung hindi talaga kulob na room. Para naman malaman natin kung may araw na or what. Sige, baba muna natin for now. Ganda ng blinds nila ha, social. Tapos meron tayong TV. Ay, TV. Ito pala yung TV. Sorry, lutang na ako guys. Madaling araw na kasi. Tapos meron tayong table dito. Meron tayong fridge. And then may kettle, may blower. Tapos may mga tubig. Ito libre daw itong tubig. Tapos yung mga coffee libre yan. Ayan yung pinto. Meron tayong full length mirror here. Laki oh. Tapos ito yung cabinet nila. Lalagyan na ng mga damit. Diyan natin lagay mga damit natin. Tapos, ayan yung aircon. Split type na aircon. Tapos, ito yung bathroom. Wow! Ang linis! Oh, nice. I'm impressed. In fairness naman. And tsaka tignan niyo yung design, no? Parang boutique hotel siya. Actually, boutique hotel talaga siya. The Nicey Boutique Hotel Airbnb something. Yan naman ang hinabol ko talaga dito, guys. Kasi, nung nakita ko siya, ang linis talaga niya. And, ano, ang ganda ng interior, di ba? Kita nyo naman, oh. Tapos, malinis. And, may bidet. Ang pinaka-importante sa lahat. Tignan nyo yung design niya, guys, oh. Lakas maka David Gison ng design. Alam ko yung CR ni David sa condo niya, di ba? Ganito yung kulay. Tapos, ito yung view from the bathroom. Ang ganda ng accent ng room. Yung kulay niya ay white, black, and gray. Very nice. O, diba may pa-room tour agad, guys? By the way, nabook ko ito sa Agoda. As usual, sa Agoda ako nagbubook or trip.com kung ano yung mas mura. Hindi ako nagbubook sa booking.com kasi every time nag-check ako doon, siya yung pinakamahal sa tatlo. So, by the way, ang pangalan pala ng hotel ay The Hotel Nicey. This is located sa District 1 ng Ho Chi Minh City, Vietnam. So, yung District 1 is para siyang central area and malapit na dito yung Bentan Market. Malapit na dito yung mga ibang tourist destinations yata. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw natin dito. Ang pangalan ng room na to guys ay Deluxe City View. Meron kasi silang mas mura pang room, yung Superior Room, pero wala siyang bintana. Parang katulad ng kwarto natin sa IU Hotel. Tapos meron ding Deluxe na mas maganda nga lang sa Superior pero wala pa rin bintana. And nakita ko to na meron silang Deluxe tapos City View. So, ito yung pinili ko guys para naman may bintana tayo, di ba? So, nag-book din ako guys ng advance. Pagdating dito, ayoko nung magka-problema pa ako na mag-early check-in. Kasi ang dating natin dito ay madaling araw guys, ng Friday. So, nag-book na ako ng check-in ng Thursday. At least, pagdating ko dito, naka-reserve na talaga sa akin yung room and hindi ako maalanganin na pwede bang mag-early check-in. Kung ang binook ko is check-in ng Friday, mahirap yun kasi alanganin. So, ganun ang diskarte guys para less hassle. Although, yung iba, no, ang ginagawa yata ay natutulog na lang sa airport. Pag umaga na, saka nalalabas, tapos diretso pa siya na, yun, okay lang din yun. Wala naman problem. Hanggat kaya naman ang katawan nyo, why not? Maganda yun, mas makakatipid kayo sa accommodation, transportation. Kung kaya naman, go, go, go. Pero kung gusto nyo ng mas convenient, okay lang naman nagayahin yung ginawa natin. So, alam nyo, ang mura nito, ha? Nagulat ako. Ang mura dito sa Vietnam, grabe. Ang binayad ko dito ay 8,269.38. Pwede na, diba guys? Ang ganda na ng room, boutique hotel siya. Ang ganda ng interior, city view for around 2,000 pesos per night. Isipin nyo na lang kung dalawa kayong mag-travel dito sa Ho Chi Minh, diba? And ito yung kunin yung hotel. Di around 1,000 pesos per night. Ang ganda na ng hotel na nakuha nyo. Anyway, I'm so happy that I'm in Vietnam. It's my first time here and I am super excited talaga na explore ang Vietnam kahit super short stay lang tayo dito sa Ho Chi Minh. Kasi ang bala ko, visit naman natin yung iba like Hanoi, Da Nang, Hoi An,
marami pa, guys. So, tomorrow, it's our free day. Wala naman talaga tayong gagawin. Pero, bala kong puntahan yung mga tourist spots dito around Ho Chi Minh. Baka mag-book tayo ng parang motorbike, ganon. Tapos, dadalhin tayo sa mga tourist spots. And, baka mag-food trip din tayo. Tingnan natin. So, yan ko na itong vlog, guys, para makapagpahinga na tayo. Again, wala nang requirements papunta dito sa Vietnam. Book and fly na lang. So, yun lang, guys. Magliligpit ako ng gamit, freshen up tayo, tapos matutulog na tayo, magbo-beauty rest tayo, para fresh tayo bukas. So before ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Bantisio on Facebook, at JM Bantisio on Instagram, and at JM.Bantisio on TikTok. And guys, please subscribe kayo sa channel ko, and help me reach 100,000 subscribers sa YouTube. So i-end na natin itong vlog, guys. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next Saigon vlog. Bye! Good night! Ang ganda ng ating room!